araw, performance task in Filipino, ang kwento ng Getting to ang Lotus. Isang mayamang pamilya sa bayan, mangangalakal at namumuhay sa masaya kasama ng kanilang dalawang anak. Ang nakakatandang anak ay si Tiona, pinangalanan sa araw niyang ay magandang ngunit siya ay sakim at agresibo. Ang nakakabatang anak naman ay si Diana na pinangalan sa buwan. Bagmat hindi siya kagandahan tulad ng kanyang kapatid, ngunit siya ay masipag, mahinhin at matapat. Kanilang ina ay pumanaw na. Ngunit ang kanilang ama ay malubhang sakit dahil sa pagtatrabaho at hindi kayang gamot ng doktor. Ang makagagamot lang nito ay ang isang halaman ng gintong lotus na makakagamot sa lahat ng sakit ay matagpuan sa mataas ng bundok. Si Leona at Diana ng kanilang ama kung sino ang makakagamot sa kaniyang sakit ay siya ang magmamana ng lahat ng kaniyang ari-arian. Pumunta na si Leona at Diana patugong bundok. May nakita silang matandang lalaki sa may tulay at humingi ng pagkain. Sinungitan ni Leona ang matanda at binigyan naman ni Diana ng pagkain ang matandang lalaki. Sa kabutihang loob ni Diana, siya ay tinulungan ng lalaking matanda na siya na rin ang Diyos ng bundok. Bihan siya ng Diyos ng bundok na hindi madali ang pagpunta sa bundok. Kailangan niya sumunod sa utos para makuha niya ang gintong lutos. Nang nakuha ni Diana ang gintong lutos, ay agad bumalik si Diana patungo sa may tulay at nakita niya si Leona na naghihintay sa kanya. Pagbabalik nang hinanap ni Leona ang gintong lutos kay Diana at pinikita agad nito sa kanya. Pinainom niya ito sa kanyang ama at ito ay gumaling sa kanyang sakit. Pinamahalaan ng kanyang ama ang nilang kayamanan. Si Leona naman ay binago niya ang kanyang sarili tulad ng kanyang kapatid na mabuti ang puso. Gustuhan mo ba ang kwento? At ngayon naman ay tutukoyin natin ang anim na elemento. Uhan sa kwento, si Leona, Diana, doktor, ang mga magulang, Diyos ng bundok, at higanting unggoy. Uhan, ang pangyayari ay nagkaganap sa magkakaibang lugar. Una, sa bahay, tulay, sa kagubatan, at sa tuktok ng bundok, kung saan matatagpuan ang templo. Ang mensahe na is ipahatid ng kwento ay ang tunay na kagandahan ay nasa loob ng inyong puso, hindi sa panlabas na anyo. Liranin, noong nagkasakit ang kanilang ama, naghahanap sila ng panglunas nito. Kailangan pa nilang daanan ang pagsubok
upang makamit ito. Kalian, sa kaskiman milyon na kinuha ang gintong lotus habang natutulog si Diana, kaya mas lalong malubha ang sakit ng kanilang ama dahil hindi nila alam ang paraan sa paghahanda ng gamot. Isang diwa, wag maging sakim kung tutulong tayo galing ito sa kaibuturan ng ating puso. Hindi dahil sa inyo makukuha. Nakukuha ninyo bang mensahe ng kwento?